Mga duders, medyo mahabang kwentuhan ito. Medyo mahabang history. So, kung gusto niyo pong mapanood ang buong kwento ng nangyari sa akin, salamat po. Welcome back to my channel. Please don't forget to like, subscribe, and hit that bell button para updated kayo sa mga videos ko. Tulad nung nabanggit ko sa aking why I quit my job vlog, siguro it's time na maikwento ko na sa inyo kung ano ba yung sinasabi ko na na-hold up ako. Kung totoo ba yun. Okay, ganito kasi yun. Teka lang. Year 2011 nangyari yon. Hindi ko nababanggitin yung lugar ha kung saan kasi baka nakikinig pa yung nang hold up sa akin. Ma-realize niya, ay, siya na pala yun, tumaba na siya. Oo, kasi payat pa ako noon. Ganon. Okay, ganito kasi yon. Ang trabaho ko noon is office-based English tutor. So, ang pasok ko noon ay alas 2 ng hapon hanggang hanggang alas 11 ng gabi. So, siyempre, pagdating ng alas 11, hindi naman agad ako makakalabas noon, di ba? Makakalabas siguro ako noon mga 11:30 na. Siyempre, may kailangan ayusin. So, ganon. Sa Makati ako nagtatrabaho noon. So, sa Makati naman, kahit hating gabi na, hindi siya masyadong nakakatakot, no? Tulad sa ibang lugar. So, lakad, medyo gitna banda yung office, eh. So, kailangan ko maglakad papuntang EDSA. Naglalakad na ako pa, eh. Meron akong dapat gawin. Yun is yung i-withdraw yung pera ng kuya ko kasi abroad siya. So, ako yung nasa Manila, taga-asikaso ng mga ganyan. So, mag-withdraw muna ako. Ngayon, may kasama akong ka-opisina. So, nasa harap na ako ha, ng ATM. Nung mag-withdraw na ako, sabi ko, teka lang, kasi parang mga magkano ba yung withdraw ko? Mga 20 yata. Sabi ko, teka lang, sabi ko, huwag ko na lang muna kaya withdrawin. Kasi, sabi ko, pag may nang hold up sa akin, para wala silang makuha sa akin, sabi ko ganyan. So, nag-withdraw ko 1,000 lang kasi wala na akong pera noon. Barya na lang, pamasahin na lang pa uwi. So, nag-withdraw ko 1,000. Isang buong 1,000 pinasok ko sa wallet ko. Okay, so, hindi na ako nag-withdraw. Sabi ko, bukas na lang. Kasi sabay ipadala ko na lang din pa probinsya. So, hindi na ako nag-withdraw. Sumakay na ako ng bus. Sa bus, ano eh, parang ang tahimik nung paligid. Knowing na ang bus punong-puno, na nakatayo nga ako eh. Bandang ano lang ako eh. Sa may bandang pintuan ng bus ako nakatayo. Kasi punong-puno, lahat ng upuan puno, tas ang dami na nakatayo. Pero ang tahi-tahimik. Siguro mga alas 12 na yun ng gabi, no? Ang tahi-tahimik talaga. Na okay lang naman sa akin, hindi ko naman alam na may ibig sabihin yun or ano. So, basta tahimik. Tapos, nung medyo kalagitnaan ng biyahe, merong bumaba. So, nagkaroon ng pwesto para makaupo ako. Okay? So, nakaupo ako. Nung nakaupo na ako, di biyahe, pagtingin ko sa kanan ko, sa katapat kong upuan, di ba, yung mga bus dalawahan, dalawa sa kaliwa, dalawa sa kanan. So, sa kanan ko, pagtingin ko, yung katapat ko yata ang tulog. Yung katapat na katapat ko yung nasa aisle, tulog. Tapos, yung katabi niya, may kinukuha sa bag niya, as in nakaganoon. Pinabahan ako, hindi ko alam kung ano irere ako. Hindi ako umimik kasi natatakot ako. Diba, mahirap na. Nasa highway ka, wala akong matakbuhan. Tapos, katapat ko lang din sila. Malay mo kung anong gawin sa akin. So, siguro, kung sa inyo din yun, medyo may ganun din kayong reaction. Lalo na na hindi naman kayo sanay sa mga ganong eksena. So, parang binaling ko na yung tingin ko dito. Tapos hindi ako tumitingin na doon. Pero kabang-kaba na ako. Kinakabahan talaga ako. Pero wala namang nangyaring komosyon doon. Hindi ko alam kung may nakuha ba siya. Wala. Basta hindi na ako tumingin. Ang sumunod na eksena noon, may isang lalaking nakatayo doon sa harap ko. Biglang hinimatay. Bigla siyang hinimatay, my God. Tapos nung naaalala ko talaga yung gabing yun,
Nagpapawisan ako. Palagi ko na ito nakikwento, pero paminsan parang pinagpapawisan ako, natetense ako. Tapos, bigla siyang nahimatay, sabi nila, ano nangyari ganyan? Anong nangyari? Pagtingin nila, parang bumubula yung bibig, Highway yon. So, hinintay pa na makalabas kami sa highway, skyway pala. Parang alam na kung saan pupunta. Okay, basta nasa highway kami. Ang unang stop nung bus na pwede siyang ibaba at madala sa ospital, binaba na siya. So, syempre yung kaba ko, dalang-dala pa din. Alam mo na yung, ba't ganun? Ba't kinakabahan ako? Tsaka natitense ako, hindi naman ako ganito. Kasi siguro seryoso itong pagkwento ko. Kasi pag kinikwento ko sa ito sa ibang tao, nakakatawa lang. So, medyo gawin lang nating light, no? Para hindi naman ako natitense. Di, ayun na, kinuha na siya. Kung sino tinawagan na lang, siguro mga highway patrol, dinala na siya sa ospital. Tapos ako kasi pagkababa ako sa bus, maglalakad pa ako ng konti, papuntang tricycle. Tapos pagdating ko sa tricycle, sasakay pa ako. Tapos yung tricycle yung papasok doon sa banda sa tinitirahan ko. Tapos, ba't ganun? Kinakabahan ako. Tapos, kasi parang naalala ko. Parang naaalala ko ulit siya, yung lugar, yung panahon, yung pakiramdam. Hindi, maganda yung panahon nun eh, pero ang tahi-tahimik ng buong mundo. Pakiramdam ko ganun. Basta sobrang tahimik. Parang sarili ko lang yung naririnig ko nung time na yun. So, nandun na, nakababa na ako ng bus, naglakad na ako. Sumakay na akong tricycle. Sa babaan ng tricycle, pagkababa akong tricycle, maglalakad pa akong konti eh, papunta sa inuupahan ko. So, konting ilang kanto, siguro mga dalawang kanto. Di, bumili muna ako sa may bakery na tindahan na rin. Kasi that time, nagre-review ko for board exam. So, bibili kong tinapay, kape, ganyan. Nasa plastic na. Nung nabili na ako, nag-iintay akong sukle. Kasi 100 yung binigay ko. Bumili kong dalawang tinapay, paborito kong monay, at saka dalawang kopi ko brown. O, diba? Tatandaan ko pa. Tapos, nung naghihintay ako ng sukle, biglang may humila sa bag ko. Hindi naman yung hinila niya bigla. Yung parang nagparamdam ng nahoy, parang ganun. Siyempre, gutom ka, puyat ka, pagod ka sa maghapong trabaho. Nilingon ko siya, parang sama pa ng tingin ko. Sabi ko, parang, bakit ba? Parang ganun. Bakit? Parang ganun. E pagtingin ko, lalaki, naka-jacket na black, naka-sombrero na black. Maayos naman ang mukha niya. Siguro mga nasa 40s na yung edad niya. Ayun ko lang. Tapos, sabi niya sa akin, tapos may baril siyang hawak, nakatutok sa akin. Sabi niya sa akin, akin na yung bag mo. Kasi dalawa yung bag ko noon. Siguro akala niya daming laman. Eh yung isa, ang laman ng isa, baunan lang. Siyempre nakain ko na yung loob. So, ay loob yung laman ng baong ko. Yung baong ko nakain ko na. So wala na laman yun, hugasin ba? Tapos yung isa kong bag, nandun yung gamit ko. Na may lamang, yung wallet ko nga may lamang 1,000. Tapos yung cellphone ko nun, yung may flashlight pa, parang ganto lang yung cellphone nun. Tapos sira pa, wala pang keypad yun. Yung ganyan lang. Tapos, di syempre nagulat ako, alam mo yung pakiramdam na lahat ng init ng katawan mo umakyat sa ulo. Basta, parang ganun, umakyat sa ulo na parang feeling mo yung ulo mo kumapal. Tapos, sabi niya, akin na yung bag mo. Wala kang magawa, parang wala kang, di mo alam kung anong gagawin mo. Binigay ko naman. Binigay ko yung bag ko, dalawang bag yung binigay ko. Tapos, maya-maya ang sumunod na nangyari. Nagising na lang ako, nakahiga ako. Sabi ko, sa isip ko ba ha, parang anong nangyari? Parang may mali. Parang hindi tama yung naging takbo nang naaalala ko. Sabi ko ganyan. Tapos biglang bumalik sa akin na may narinig akong sigaw, may narinig akong putok, may nakita akong usok. Sabi ko, anak ng teteng. Sabi ko, na-hold up ako, na-baril ako. Parang ganun. Pumasok. Nung pumasok na yung idea yun sa utak ko, tsaka ako nakaramdam ng sakit. Masakit yung likod ko. Yung parang sakit na parang isang taon na hindi ka kumilos. Tapos nung kikilos mo, ang sakit na. Tapos sabi ko, oh my God, anong gagawin ko? Parang ganun yung naisip ko.
ano, hindi ko alam kung ano tama ko, kung grabe ba or what. Sabi ko, basta alam ko lang na hold up ako. So, kapag ka na hold up ka, alam ko na rin na nabaril ako. Kasi hindi ko alam kung saan. Sabi ko, tatayo ako. Pag ako nakatayo, sabi ko, mabubuhay ako. Eh, ma, syempre, hindi naman sa paa yung tama. So, makakatayo ako. Syempre, nakatayo ako. No, nakatayo ako, parang doon asakot-sakot na likod. Pero, syempre, ano pa eh, nag-adrenaline rush pa siguro ako yun, kaya nakakilos pa ako. Takbo ko dun sa tricycle. Dun sa binabaan ko, katapat lang din ng ano, pinagbilan ko ng tinapay at kape. Humiga ako sa loob ng tricycle, ganyan-ganyan. Na ako, tulungan nyo ako, tulungan nyo ako. Nagsisigaw kasi walang tao. Kasi, syempre, hating gabi, natutulog siguro sila sa mga gilid-gilid. Tulungan nyo ako na, hold up ako. Ganyan. Umi-English pa nga ako. Naalala ko, umi-English pa ako. Kasi nga, English tutor ako. So, nadala ko siguro. Please help me, bring me to the hospital. Char! Totoo yun. Totoo talaga yun. Bring me to the hospital. Sabi kong ganyan. Tapos nagkumpulan sila. Mga lalaki, ang dami pala din doon. Nakatambay lang kung saan-saan. Marami palang tao. Tapos sabi niya, uy, ano daw, nabaril daw siya. Sabi ng iba, nabaril. Hindi sila naniniwala kasi hindi naman ako duguan or parang siguro maganda pa rin ako. Tsaka pulang-pula pa rin ang labi ko kasi nakalipstick akong red. Joke lang ha. Pero hindi talaga sila naniwala agad. As in, tinaas ko pa yung damit ko para makita yung tama. Kasi nandito siya eh. Nandito siya sa may, basta, yung sa babang baba ng ribs, gitnang gitna nitong dalawang boobs ko. Ganon. So, pinakita ko pa. Nung pinakita ko sa kanila, mabuti na lang mabait yung tricycle driver. Kung sino ka man, kuya, thank you. Pasensya ka na hindi na kita nabalikan dahil sobrang traumatic yung lugar. So, hindi ko talaga kayang bumalik. And so, pinaandar na yung tricycle. Sabi ko, kuya, dali mo ako sa ospital. Mamamatay na ako. Ganyan. Kasi doon ko na din na-realize na hindi pala ako makahinga. Ganto, hindi ako makahugot ng hinga. Hindi ako maka-inhale. So, puro ako exhale. Imagine that. Wala kang nalalanghap na hangin. Kasi hindi mo kaya dahil masakit. Hindi talaga kaya. Kahit kaunti, wala. Puro buga ako ng hinga. Sumisigaw kaya. Kaya sumisigaw ako kasi parang doon ako nakakahinga. Sabi ni Kuya Driver, mag-relax ka, huwag kang sisigaw, baka maubusan ka ng energy, sabi niya sa akin. Tapos, naalala ko pa, parang medyo nag-minor siya doon sa may barangay hall. Sabi niya, may nabaril doon sa kanto, may nabaril. Ito, dala ko, ganyan. Sabi ko, Kuya, pwede ba mamaya na yan? Sabi ko, doon muna tayo sa hospital, mamamatay na ako. Sabi ko, diretso muna, ganyan-ganyan ako. Tapos, parang feeling ko antagal. Sabi ko, kasi parang nakailang beses akong tanong na, Kuya, nasa na ba tayo? Sabi ko, wala pa ba yung hospital? Sabi ko gano'n. Sabi niya, Miss, nandito na. Parang papark na pala siya. So pagka gano'n, kapag ka nakaka-feel ka ng hope, medyo lumalakas ka rin. Gano'n. So parang nare-replenish yung hangin sa katawan ko. So nakakaya ko pa kahit papano. Tapos, pinagtulungan nila akong ilabas sa tricycle. Hindi ko alam paano nila ako binuhat. Nakalimutan. Oh, parang binuhat nila ako kasi hindi ako makalakad. Sobrang sakit talaga ng likod ko. Hindi na ako makalakad. Tapos, dinala na nila ako sa loob. Tapos, nagulat yung mga tao doon. May mga, syempre, siguro may mga pasyente din doon. Maliit lang pala na hospital. So, yun. Narealize ko na maliit lang pala na hospital yung pinagdala niya sa akin. Siguro, clinic lang yun. Tapos, nakahiga na ako. Nagpapanik na naman ako kasi feeling ko, nasa loob na ako ng hospital, dapat parang nabibigyan ako ng ginhawa kahit papano. Eh, wala nag-aasikaso. Sigaw-sigaw pa ako. Sabi ko, oxygen! Bigyan niyo akong oxygen! Sabi ko, ganyan. Kasi, alam ko naman kung paano gamitin yung oxygen eh. Kasi na-hospital na rin ako dati. Ganyan. Di, binigyan ako dito. Eh, pinapasok dito. Oxygen. Tapos may ate, may isang ali na nakatingin sa akin. Parang hindi ko alam kung naaawa siya, naku-curious siya sa nangyari sa akin. Sinawakan ko siya. Sabi ko, ate, please, hawakan mo yung kamay ko kasi baka mamatay na ako. Please, hawakan mo yung kamay ko. Ganyan-ganyan ako. Tapos doon na nila tinanong sa akin yung number ng kamag-anak ko. Yung nabigay ko pang number noon, yung sa boyfriend ko. Tapos hindi naman niya ako iniwan. Hindi naman ako iniwan ni ate. Tapos, maya-maya sabi ko, ang tagal ng doktor. At matagal talaga. Ewan ko nga. Siyempre sa nararamdaman ko, natatagalan na ako sa bawat segundo, diba? Kasi hirap na hirap na ako eh. Nag-iingalo na ako eh. Di nung dumating yung doktor, parang gumagaan yung loob ko. Chinek niya ako. Nabaril ako. Nakakapagsalita pa naman ako eh. Pero hingal na hingal talaga ako. Tapos sabi niya sa akin,
hindi ko kaya to. Sabi niya sa akin, parang nagulat ako, bakit? Sabi ko, parang di naman malala, hindi naman warak yung katawan ko, parang ganyan. Wala namang dugong lumabas sa katawan ko, para alam mo yun, para masabi mo hindi mo kaya. Kinubahan talaga ako doon, kasi parang bakit? Eh, doktor naman siya, ba't siya sasabihin hindi niya kaya? Tapos sabi nila, dapat sa malalaking hospital to. Sabi ko, parang kakaiba. Sabi ko, parang hindi maganda talaga yata yung lagay ko ah. Kasi malaking hospital yung gusto nilang pagdalhan sa akin. So, ang ginawa nila, tumawag sila. Parang ganan, ganyan, ganyan. Tumawag sila sa malalaking hospital. Tapos sabi ko, siyempre naghihintay ako. Sabi ko, ano na po, kamusta na po? Ano na po magagawin natin? Ganyan, ganyan. Sabi niya, Miss, relax ka lang kasi parating na yung ambulansya. Manggagaling pa kasi siya sa ospital na tinawagan nila. So, hindi ko alam, maya-maya dumating na rin. So, dinala na naman ako nila sa labas. Pinasok sa ambulansya. Tapos naalala ko yung naghatid sa akin sa loob. Alis na sana siya. Hindi ko alam kung siya yung kagawad ba siya doon, tanod ba, o tricycle driver. Para hindi ko na maalala. Hindi ko na rin siyempre natanong, hindi ba? Naghihingalo na ako, hindi ko na kaya makipagkilala. Edi, sabi ko, kuya, aalis siya kasi dapat siya, iiwan niya na lang ako mag-isa. Sabi ko, kuya, sabi ko, pwede ba samahan mo naman ako? Sabi ko, dito ka lang, hatid mo ako sa ospital, please. Kasi sabi ko, hindi ko alam, baka mamatay na ako, kailangan ko ng kasama, hawakan mo lang ako, please. Gumaganon ako, sinamahan niya naman ako. So, thank you kay kuya na sumama sa akin sa loob ng ambulansya. Okay, tapos, di dumating. Mabilis naman, kasi ambulansya, di ba, madaling araw, walang traffic. So, mabilis kami nakarating doon sa malaking hospital. Mapagpasok ko sa emergency room, nagwala ako. Kasi gusto ko nang matapos. Kasi parang antagal ko na naghihintay bago ako pagalingin. So, gusto ko nang makahinga ng maayos, mawalay. Kasi sobrang sakit talaga ng likod ko. Sobrang sakit. Na hindi ka talaga ma-explain. So, ang ginawa, di gawala ko. Tulungan niyo ako, ganyan, ganyan, tawagan kayo ng doktor, ganyan, tumawag kayo ng ano, sabi, ng doktor, sabihin niyo, bigyan ako anesthesia, operahan niyo na ako, gumaganon talaga, nagmamagaling talaga, syempre, diba, kasi alam ko, hindi masyado maganda na yung lagay ko, kasi bakit hindi ako kaya dun sa kabila, kung simpleng tama lang, diba, di, pinahiga na nila ako, pinaparelax nila ako, ando na yung ano eh, Miss, tanggalin na natin yung hikaw mo, Miss, gupitin na natin yung damit mo, kasi chichest x-ray ako, x-ray kung nasaan yung tama ko, ganyan-ganyan, may mga tanong-tanong na, sige, sabi ko, di go, ganyan. Tapos mamaya, may ano pa, may pulis na dumating, nag-i-interview pa, naghihilangalaw na nga ako eh, hindi makapaghintay na maoperahan ako bago mag-interview, no? Pero sumagot naman ako, syempre, wala naman akong ginagawa. Nag-iintay lang naman ako na mamatay. Hindi, joke lang. So, interview. Kasi hindi ko talaga nakilala. Kasi nabigla naman ako eh. Diba? Eh kung alam ko lang nababarilin niya ako, di sana kinilala ko muna siya. So, hindi ko talaga nakilala yung gumawa nun. Tapos, ito pa. Kailangan kong pumirma. Sabi niya, kaya mo bang pumirma? Sabi niya sa akin. Oh, kaya ko naman. Kasi hindi naman ganun kahirap yung pirma ko. Ano ko pagtingin ko sa papel? May nakalagay. signature overprinted name. Ang haba ng pangalan ko. Di syempre, kailangan, 'di ba? Baka kailangan ng ganung impormasyon. Sinulat yung pangalan ko, tas pirma. Aba, sabi niya ba naman, tatlong papel yung pipirmahan ko. Sabi ko, "Hello," sabi ko, "Sir, pirma na lang." Hindi na ako makapag-serve niya. Okay lang naman, pirma na lang. So, pumirma ako sa tatlong papel. O, 'di ba? Nakapagpirma pa. Tapos ganun, that time pala natawagan na yata nila. Kung sino man tumawag, yung kamag-anak ko through my boyfriend pa noon. Siya ang nagbigay ng number ng kamag-anak ko. So, tagal ko. Diba 12 akata ako na baril o 12:30? Feeling ko, napuntahan ako ng kamag-anak mga alas 3 na. Hindi ko na masyado maalala yung oras. Kapatid ko lang yung lumapit sa akin. Tsaka tito ko. Yung iba kong tita at uncle hindi na lumapit. Kasi baka nga naman mamatay ako sa harap nila. O, ganon. Tapos, may times pa rin nung nagsisigaw ako kasi ang tagal talaga ng doktor. Tapos nung dumating na yung doctor, sinabi niya na sa akin na, ganito kasi yung nangyari. Sabi niya, ito yung atay mo, ito yung atay mo,
dito tumama ang bala, tapos dito lumusot. So parang na-barbecue yung atay mo, so nag-internal bleeding ka, punong-puno na ng dugo ang chan mo. Okay, parang ganon. Kaya siguro eh, grabe yung lagay ko kasi sa loob pala ako nag-bleed. Tapos, yun, hinintay lang namin yung anesthesiologist, parang yun yung matagal na dumating. Bago ko dalhin sa operating room, kaya ang tagal ko dun sa, ano, sa emergency room. Dahil sa anesthesiologist, siguro nga naman, tulog pa. Kasi madaling araw, diba? Hindi naman niya na-expect na kakailanganin ko siya. Okay, so yun, nung dinadala na nila ako sa operating room, nawala na yung kaba ko. Kasi alam ko na yung mangyayari sa akin nun. Kasi pangalawang beses ko nang maoperahan. Yung unang beses is yung sa ovary ko naman, tinanggal. So ma-experience na ako. Siguro nung ano lang 2006 yon, 6 7 8 9 10 11. 5 years ago lang that time nung una ako na operahan. So medyo alam ko pa yung feeling. Kaya nung pinapapunta na ako, no, nung hinihila na nila ako papuntang operating room, medyo okay na yung feeling ko. Na alam ko magiging okay na ako. Pero guys, sinasabi ko sa inyo, simula nung nasa tricycle ako pagkabaril sa akin hanggang sa ospital, grabe yung dasal ko. Totoo pala talaga yon. Lahat ng dasal na alam ko, dinasal ko, Tagalog, English, Bisaya, sinabi ko, naghahalo-halo na, hindi ko alam kung naiintindihan pa ng Diyos yun. Pero kumbaga sabi ko, Lord, alam mo naman kung anong gusto kong sabihin, please, pakiligtas nyo naman ako. Kasi nga, sabi ko, madami pa akong gagawin, totoo pala yun, mangangako ka sa Diyos. Sabi niya, sabi ko, magpapakabait na ako, hindi ko na awahin yung mga tao, yung boyfriend ka na tayo. Grabe, marami ka pala talaga mapapangako kapag nasa bingit ka ng kamatayan. So, thank you Lord, hindi naman talaga ako pinabayaan ni Lord. Ginabayan niya ako, hindi ba? Kaya nga, yung sa isa kong vlog na banggit ko na isa ito sa may pinakamalaking big impact sa buhay ko, yung pagka-hold up sa akin kasi grabe talaga yung experience na yun. Alam mo yun, yung naghihingal ako ng ilang oras. Oh my gosh. Tapos, di nasa operating room na ako, no? Nagising na lang ako, patapos na siguro recovery room na, minomonitor na lang nila yung oxygen level ko. Nagising ako noon, pero saglit lang, basta nakatulog ulit ako. Pagising ko, nasa room na ako. Mapakaraming nurse, hindi ko alam bakit napakarami nila. I feel good naman na. Hindi ko ma-imagine kasi nung una ko na hospital, wala naman, isa lang yata yung nurse. Eh. Ang dami nila nakapaligid. Yun pala, yung naging situation ko pala ay ganito. May tubo ako dito sa gilid, diretso sa right lung ko. Kasi kaya pala hirap akong huminga, nag-collapse na yung right lung ko. Siguro natalsikan siya ng dugo. Alam mo yun? Kasi yung lungs natin, di ba parang span siya. Parang pag nabasa, siguro nag-collapse, hindi makahinga. Tapos punong-puno ng dugo yung ano ko, so nilinis nila. Nangailangan ako ng mga donor. Salamat pala sa mga nag-donate ng dugo that time para sa akin. Kasi ilang bags yung kinailangan ko para kapalit ng mga nawalan dugo. So, pinump out lahat nila ang dugo na kumalat dito sa loob ng chan ko. Tapos, may mga tubo ako dito. Kasi habang magpapagaling ako, papump out niya pa rin. May mga tubig pa rin at saka dugo. Actually, daladala ko yung tubo na yun at pump na yun na nakapasok sa chan ko, yung tubo. Hanggang sa makalabas ako ng hospital, dala ko yun. Sa bahay, 2 weeks ko yung dala. Pag maliligo ako, nilalagyan namin ng tape. Ano ba yung tawag dun sa pang-hospital na tape? Plaster. Para hindi mabasa. Siyempre naman, pagkapag naligo ako, napasok pa ng sabon yung chan ko. Nagkaroon pang infection, di ba? So, yun. And then, yung... Hindi ko alam kung nakikita nyo. Yung tahi ko is... Ito. Ay, baka madumi yung pusod ko. Teka. So, ito yung tahi ko. Yan. Nandito yung dalawang pump dati. Ito yung ganyan. Okay. Tapos, yung bala pala, ng 38 pala na baril yun, yung bala nun, sa likod ko na nakuha. As in, may tahi ulit ako sa likod mga ganito. Kasi doon na nila nakuha. Kasi hindi nila na makita dito eh. Na siguro kung lumusot, yung pagkabaril sa akin, lumusot sa likod ko yun, baka dumanak ang dugo doon. So, buti na lang, para hindi naman ako nagkalat, maglilinis pa tayo. So, yon ang kwento ng pagka-hold up sa akin. Ay, sobrang nakakatakot. Sobrang nakakatrauma. Dala-dala ko yung trauma hanggang ngayon. Pag pumupunta ako Maynila,
Actually, pag pumunta ako Manila, takot ako bumiyay. Hindi mo na talaga ako mapakommute. Pero that time, dahil wala akong choice kundi mag-commute, after ko mabaril 2 buwan, naghanap na akong trabaho, wala akong choice kundi mag-commute. Kaso, hindi talaga ako nagpapagabi. Never mo na ako makikitang bumabiyahe sa gabi. Hindi ko talaga kaya. Sobra yung trauma. Tagal-tagal. Hanggang ngayon, nandito pa din. Pag lumalabas ako, yun, dapat may kasama ako. Dapat familiar ako sa lugar. Alam mo yun, hindi talaga ako komportable. Kaya siguro, ginusto ko na rin umuwi. Kasi mas komportable yung pakiramdam ko dito kumpara sa Maynila. Kasi, di ba? Hindi mo naman alam. Sa tapat ka ng tindahan, sa tapat ng terminal ng tricycle ka ma-hold up. Alam nyo ba mga duders na yung gabing nangyari sa akin yon, meron pala akong mga signs na hindi ko alam, nalaman ko na lang nung after na akong ma-hospital, nabaril na ako, na-hold up na ako. Unang-una, nung nasabi ko sa inyo na mag-withdraw ko, diba, papuntang ATM, habang naglalakad kami, may nakasalubong kaming matanda. Okay? Parang ganito siya, gano'n, nakahawak sa tiyan, may dalang brown envelope. Nilampasan namin. Na-curious talaga ako, bumalik talaga ako. Sabi ko, Lolo, kasi matanda na eh. Lolo, okay ka lang? Sabi ko, anong nararamdaman niyo po? Ganyan. Kasi anong oras na yun, di ba? Mag-alas 12 na ng gabi. Sabi niya, okay lang ako, Ineng. Sabi niya, umaatake lang talaga yung sakit ko sa atay. Ganyan, ganyan. Sabi niya. Pero okay lang ako, sabi niya sa akin. Eh, diba, sa atay ako tinamaan nung baril. At yung nasabi ko sa inyo na ang lalaking nahimatay sa bus, parehong hospital daw kami dinala. At nung time na nasa emergency room ako, namatay daw siya doon. Siyempre sa emergency room, diba, marami naman niyang mga kama-kama. May namatay daw doon. Yun daw yung taong nahimatay sa bus. Nakwento lang to sa akin nung tita ko kasi nung nandun siya sa emergency room, narinig niya yata na may namatay niya na isang lalaki na galing daw sa isang bus kung saan siya nahimatay. So, sabi ko sa kanya, oh my gosh, sabi ko, ayan yata yung lalaking nahimatay nung nandun ako. Nahimatay dun sa bus na sinakyan ko pa uwi. So, isa yun sa mga na-realize ko na lang nung natapos na ang lahat.